Gusto ko nang itigil ang away na to. Gusto ko nang mamuhay ng maayos at tahimik. Kaya ba magpapakasal ka lang kay Joshua? Congrats sa inyo, ha? Kayo naman dalawang bagay na bagay, di ba? Hindi ako papayag na mangyari yun! Kaya kung hindi ka kikilos, ako na lang ang gagawa ng paraan! Sige, Jenna, kain ka lang. Baka busog ka. Tingnan na lang natin magiging itsura mo pagkatapos nito. Ang allergy ko! Ano po ang nangyari sa kanya? She suffered from a severe allergic reaction that led to anaphylaxis. It's a condition where nagsusolen hindi lang external body part niya, kundi pati na rin ang internal body parts ng isang tao. Hindi ba kabilin-bilin ako sa'yo na huwag kang gagawa ng kahit na ano without my knowledge and permission? Paano kung may nakakita sa'yo sa ginawa mo kay Jenna? Paano kung mabisto tayo? Bakit ganyan lang kayo? Ikaw, Ivy, nasaan ka nung may nangyaring masama kay Jenna? Ay, Papa, may ka-meeting lang na supplier si Ivy nung panahon na yun, kaya wala siya sa resto. Pero siya nga nagkwento sa akin na may nangyari kay Jen eh. Worried na worried nga siya sa pinsan niya eh. Hindi ba, Ivy? Oo, ganun na po yun, Lolo. Natin. Ako, huwag mong kakalimutan niya. Ay, oo. Yes. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Ano sa kanya? Si Ami yan. Tadoy mo. Miss, excuse. Pwede magtanong? Bakit nang aga nagsara ng restaurant na yan? Nagsara na po kasi yung Changhis eh. May masama kasing nangyari kay Ate Jenna. Ha? Ano nangyari kay Jenna? Nasa ospital siya ngayon eh. May aksidente daw na nangyari. Pero hindi ko pa po alam yung buong kwento. Gusto ko nga siyang dalawin sa ospital eh. Sinabi pa sa'yo kung saan siya dinala? Hindi ko po alam eh. Hindi pa kasi bumabalik si Kuya Joshua mula nung dinala niya sa ospital si Ate Jenna. Miss, thank you ah. Thank you. Ano? Hanapin na ba natin kung saan ospital si Jenna? Tol, huwag na lang. Doon na pala yung boyfriend niya eh. Kaya mo na lang siya mag-alala. Stable ng kondisyon niya. Hintayin na lang natin siya magkamalay. Thank you, Doctor. Thank God. Lolo, gusto niyo ako na lang muna yung bahala sa restaurant habang nag-recover pa si Jenna? Doctor? Yes? I just want to find out what really triggered my granddaughter's allergy? Base sa result ng test, isang klase ng drug ang nakita sa dugo niya. Anong uri ng drug, Doctor? Isang antibiotic. May iba pa ko bang sakit yung pasyente para mag-take siya ng ganitong klaseng drug? Ubo lang naman po. At saka alam naman po ni Jenna na hindi siya pwedeng basta uminom ng kung anong antibiotic dahil may allergy po siya sa gamot. Paano po magkakaganon? Kung ganon, hindi kaya may nagsadyang magpainom ng gamot kay Jenny? Bebeng? Bebeng? Ito ba yung sinabi ni Kuya Owing? Nasa hospital nga si Ate Jenna. Oo. Puntahan natin siya, Kuya. Dalawin natin si Ate Jenna. Bibing, ito na naman ba tayo? Pamapahiya lang tayo doon. Kuya, alam ko balik ka kay Ate Jenna. Pero ako, nagtatampo sa kanya. Please, Kuya. Kuya, kaya mo ba talagang tiisin sa Ate Jenna? Wala ka na ba talagang natitira pagmamahal sa kanya? Kaya tante, Kuya.
ay nagtatangka sa buhay ng apo ko. Pero, sir, paano naman po nila malalaman na may allergy po si Jenna sa gamot? Kaya mag-iimbestiga ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang gumawa nito kay Jenny. I swear, mananagot siya sa akin. Alam niyo na siguro ang nangyari sa apo ko. Sino-sino sa inyo ang naka-duty kanina? Nalaman ko, nakatatapos lang niyang kumain nang bigla siyang hinimatay. Sino sa inyo ang nagbigay ng pagkain sa kanya? Siya, lolo siya yung nakita ko nagbigay ng pagkain kay Jenna. Nakita mo bang uminom ng gamot si Jenny? Hindi po, hindi po, sir. May hinalo ka bang gamot sa pagkain niya? Naku, sir. Sir, wala po. Bakit ko naman uhahaluan ng gamot ang pagkain ni Ma'am Jenna? Wala po akong nilagay doon. Maniwala kayo, sir. Totoo po yung sinasabi ko. Sumaling! Ako nga po ang nag-prepare ng pagkain niya. Pero di ba inutusan mo ko? Kaya naiwan ko sa iyo yung pagkain bago ko yung dalhin kay Ma'am Jenna. Pinagbibintangan mo bang anak ko? Dahan-dahan ka ng pananalita mo, ha? Bakit naman gagawin ni Ivy yun sa pinsan niya? Magsasigil kayo! Oo nga naman! Bakit gagawin ni Ivy yung kay Jenny? Kuya, bakit hindi pa tayo pumasok? Gustong-gusto ko na makita si Ate Jenna. Pepin, sandali lang. Kailangan natin tsumempo eh. Kasi na tayo pwede makita. Alam kong isa sa inyo ang gumawa nito. Isa sa inyo ang naglagay ng antibiotic sa pagkain ng apo ko. Hoy, hindi ako titigil hanggat hindi nabubulok sa bilangguan ang gumawa nito! Tumahan lang kami, Jenna, para makita kung okay ka. Kahit galit ako, hindi naman kita kaya tiisin. Alam ko, malayo na tayo sa isa't isa. Pero hindi ko pa rin kaya kapag napapahama ka. Kuya, gigising si Ate Jenna. Jenna? Thank you.
Jenna, you're finally awake. No, okay ka na ba? You hungry? Kailangan ba? Just tell me if you need something. May narinig ako. Ibang tao dito kanina. Pagising ko. Wala naman. Ako lang dito. Joshua, ano pa nangyari sa akin? You had an allergic reaction. Huh? Wala naman akong matandaan na nakain ko o nainom ko ng bawal. What's important is that you're safe now, Jenna. That I was gonna lose you. Pero hindi natin nahanap. Sa maid's quarters kaya, baka kinuha na nila. Machinek ko na yung mga lagay ng maduming damit. Wala doon. Saan kaya napunta yun? Kailangan mahanap natin yun. Yung sinasabi mo na doon sa bulsa nung nilagay yung gamot na ginamit mo kay Jenna, walang ibang dapat makakita noon dahil yun lang ang natitirang ebidensya laban sa'yo. Hanapin natin yun. Ay nako anak, buti na lang naagapan ka nila kaagad. Buti na lang nadala ka dito kaagad sa ospital. Sino po bang nakakita sa akin sa resto? Si Joshua, Sonia. Siya nagdala sa'yo dito sa ospital. Si Joshua? Oo, anak. At kung nakita mo lang yung itsura ni Joshua nung araw na yon, ay nako. Talagang ang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Utang na loob ko sa kanya ang pagkakaligtas mo. Sonia, sana maliwanagan na ang isip mo na si Joshua talaga ang lalaki para sa'yo. Mapagkakatiwalaan si Joshua. Sa kanya, mabibigyan ka ng proteksyon. Sana. Bago ako mamatay, makita kong kinakasal kayo. Ki Joshua, maganda ang iyong kinabukasan. Sanchon! Oh, Ami! Naku, lalabas na pala sa ospital si Jenna. Hindi ba lang tayo nakadalaw? Di bale na, Sanchon. Ang mahalaga, ligtas na si Ate Jenna. Buti nga nakita ka agad siya ni Kuya Joshua eh, naisugod ka agad siya sa ospital. Delikado pa naman yung allergies. No. Pero alam mo, Samchon, believe rin ako kay Kuya Joshua. Bakit? Eh kasi kahit tinanggihan na ni Ate Jenna yung proposal niya na kasal, lagi pa rin siyang nandun para kay Ate Jenna. Oh. Ewan ko nga ba dyan kay Ate Jenna kung anong pumipigil sa kanya eh. Bakit ayaw niya pa rin sagutin si Kuya Joshua? Sure. Siguro mahal niya pa rin si Kuya Benjo, no? Hi! Nagpakita ka na. Ba't ka nagsinungaling sa akin? Nagsimuling saan? Sinabi mo sa akin noon na ikakasal na dapat si Jenna at si Joshua. So what? Okay. I made it up. Pero nakita mo naman, di ba, yung formal proposal ni Joshua kay Jenna. Doon din naman sila pupunta eh. Hindi! Hindi, Darlene. Dahil ngayon ko lang nalaman na tinanggihan pala ni Jenna ang proposal ni Joshua. Kung noon ko lang nalaman na hindi pala sila engaged, sana nagkaayos pa kami ni Jenna. Kapal mo! Diyos ko, salamat po sa pangalawang buhay na ibinigay ninyo. Salamat din po sa pagbibigay niyo kay Joshua sa akin. Napakabuti niya ho sa akin. At ramdam kong mahal niya ako.
Pero hindi ko humaintindihan kung bakit hindi ko pa rin magawang mahalin siya ng buo. Naguguluhan po ako sa aking nararamdaman. Nalilito. Bigyan niyo po sana ng linaw ang aking puso at isipan. Pahirap ka lang sa akin, Jenna. Sana hindi na lang kita nakilala. Tama na ka, Jenna. Sa palagay mo, pagkatapos ang ginawa mo sa akin, maniniwala ako sa masasabihin mo. Gusto ko nang itigil ang away na to. Gusto ko nang mamuhay ng maayos at tahimik. Kaya ba magpapakasal ka na kay Joshua? Congrats sa inyo, ha? Kayo naman dalawang bagay na bagay, di ba? Laki pala ng kasalanan ko kay Jenna. Tol, samahan mo nga ako. Oh, saan naman tayo pupunta? Tol, kay Jenna. Ang laki kong tanga. May sasabihin ko na sa kanya yung totoo. Mahal ko siya. Oeng, mahal na mahal ko pa rin si Jenna. Tara! Betsy, what are you doing? Are you hungry? Pakainin mo kasi Betsy at baka nagugutom. Yes, sir. G, come. Blazer ni Ivy ito, ah. Ako nga po ang nag-prepare ng pagkain niya. Pero di ba inutusan mo ko? Kaya naiwan ko sa iyo yung pagkain. Bago ko yung dalhin kinong Jenna. Hindi kaya si Ivy ang naglagay ng antibiotic sa pagkain ni Jenny? Kaya siya. Sana nandito. Ano po yun? Manam, nandiyan po ba si Jenna? Ay, teka. Hindi ba ikaw yung sikat na boksingero? Naku! Ang gwapo-gwapo mo pala talaga sa personal. Ay, si Ma'am Jenna, umalis siya eh. Ay, gusto namin malaman kung nasan si Jenna ngayon. Pwede niyo po ba sabihin? Nasa chapel. Pero huwag ka mag-alala, malapit lang yun dito. Sa tapat ng clubhouse. Tsaka kaano-ano ka ni Ma'am Jenna? Kaibigan lang kami. Sige. Manang salamat ha. Sige. Tapat ng clubhouse? Teka. Benjo, parang nangyari na to. Tama, gantong-ganto yung hinabol ka namin ni Jenna papuntang airport, pare. Ano? Hinabol ako ni Jenna sa airport? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Eh, pare, kasi ngayon ko lang naalala eh. Eh, di ba galit ka sa kanya nung panahon na yon? Tsaka, niayon mo nga siya makausap eh. Kaya ako talaga makausap si Jenna. Tara! Ang gulo-gulo mo talaga, Benjo! Sana ang kandilang ito ang magbigay sa akin ng liwanag. Sino ba ang karapat-dapat kong mahalin? Si Benjo? Si Joshua? Jenna? Joshua? I've always had this with me. Niisip ko na isang araw,
muli akong magpo-propose sa'yo. And you'll say yes. I love you, Jenna. Please give me the chance to love you more. Will you marry me? Marry me, Jenna. Please let me love you for the rest of your life. Will you? Kaya kami bumalik dito sa Pilipinas ni Benjo kasi dito namin balak magpakasal. Sila naman ako kay Darlene eh. Alis siya. Tanggap niya ako. Yes, Joshua. Make you happy. Salamat. Joshua, hey Jenna. Mommy, kung pwede ko lang sakalin yung Jenna ngayong kagabi, ginawa ko na. Hindi tayo susuko hanggang di natin siya napagbabayad at napaghihigantihan sa lahat ng ginawa niya sa atin. Kuya Orion, bakit naglasing si Kuya Benjo? Anong nangyari sa kanila ni Ate Jenna? Hanap na Ate Jenna mo? Wala na ang Ate Jenna mo! Kakasal doon sa lintik na Joshua na yon. Ano ba kasi yung buisit na blazer na yun? Hanugugin mo nga mabuti yung mga gamit mo. Pareho tayong malilintikan pag hindi mo nahanap yon. Ito bang hinahanap nyo? Gagamitin ko siya pang gimmick mamaya. Sinungaling! Kaya mo hinahanap ang blazer na yan dahil dito sa antibiotic na ito. Nilagyan mo ng antibiotic ang pagkain ni Jenny!